Hinihiling ang lahat ng dyan pa sa labas ay maaari nang pumasok nang sa ganon ay maging handa na tayo sa ating talakayan mamaya. Ngunit bago yan, ay bago kayo umupo, pakitingnan muna yung mga ilalim ng inyong upuan. Kung meron man kayong nakikitang mga basura, ay pakipulot na lamang at ilagay sa mga tamang basurahan. Ngayon ay oras na upang magsimula tayo sa ating klase. Hinihiling si Ginoong Hitalia upang pangunahan ang ating panalangin at ang lahat ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos namin, sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng basbas upang ang aming talakayan ngayon ay maging maayos at magtiwasay. Kaming lahat ay nawa'y lahat ay maragdagan ang aming kaalaman sa aming talakayan ngayon. Ito lang po ang aming hinihiling at maraming salamat sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa ating lahat! Maayos ba kayo? Maayos bang araw ninyo ngayon? Kumain na ba kayo? Busog na ba kayo? May baon na ba kayo? Ligtas ba kayong pumarito sa ating paaralan? Ako'y nagagalak na marinig yan sa inyo. Nakikita ko pa lamang sa inyong mga ngiti na handang-handa na kayo sa ating talakayan. Ngunit bago kayo umupo ay meron muna tayong isang pamukaw sigla na ibibigay sa atin ni Binibining Patak. Handa na ba kayo para sa ating pamukaw sigla? Kung handa na kayo ay magsisimula na tayo. Ako ay may ulo, handa awit. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa matapay. Ako ay may balikat na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa matapay. Ako ay may ulo na aking ginagalaw, aking ginagalaw, aking ginagalaw. Ako ay may baywang na aking ginagalaw. Salamat sa magkapal. Ngayon ay tapos na tayo sa atong pamukaw sigla. Nakikita ko naman sa lahat na mukhang magsigla na sila. At handa na tayo at handang-handa na sa ating talakayan ngayon. Ngayon ay maaari na kayong umupo sa ating kalihim sa klaseng ito, pakitala ng mga pangalan ng mga lumiban sa ating klase. Ibigay sa akin pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating talakayan. Ngunit bago yan ay magkakaroon muna tayo ng ating pamantayan sa ating klase ngayon. Ngayon ang pamantayan ng ating klase. Ang mga larawan ito ay nagsisimbolo bilang mga pamantayan sa ating klase. Rowan, ano ibig sabihin ng larawang ito? Magaling. Ito ay makinig ng mabuti. Roto naman, ano ibig sabihin ng larawang ito? Magaling. Huwag maingay. Rotri, ano ibig sabihin ng larawang ito? Magaling. Ito ay huwag gumamit ng mga telepono upang nang sa ganun ang inyong atensyon ay sa talakayan lamang. Ika-apat, row 4, ang ibig sabihin ng larawang ito? Magaling! Itaas ang kanang kamay sa pagsagot o pamamaalam. Makakaasa ba kung susundin ninyo ang mga pamantayan ng aking klase? Magaling! Yan din ang aking gusto sa aking mag-aaral ng susunod sa ating mga pamantayan. Ngayon, ilabas ang inyong mga takdang aralin at atin itong iwawasto. Magpalitan ng papel sa katabi. Ang ating takdang aralin kahapon ay magsaliksik patungkol sa kahulugan ng wika ayon sa nagbibigay proposisyon nito. Isulat ito sa isa't kalahating papel. Ngayon ay magsisimula tayo kay Binibining Castro. Ayon kay Henry Gleason, ano nga ba ang kahulugan ng wika? Magaling!
Ayon kay Henry Gleason na ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo. Ginoong Palmes, ayon kay Archibald Hill, ang kahulugan ng wika ay tumpak. Ayon kay Archibald Hill na ang kahulugan ng wika ay ito ay pinaka-elaborate na simbolikong gawaing pan-tao. Binibining de la Cruz, ano nga ba ang kahulugan ng wika ayon kay Virgilio Almario? Magaling! Ang wika ayon kay Virgilio Almario, kung ano ang wika mo, yun din ang pagkatao mo. Matapos ninyong iwasto ang inyong mga takdang aralin, bilangin ang tamang sagot. Pagkatapos ninyong mabilang ang tamang sagot, ipasa ito sa harapan na walang ingay. At pinapagbabalik-aral natin sa talakayan natin kahapon, ano ang ating natalakay binibining hilado? Magaling! Ang natalakay natin kahapon ay patungkol sa kalagahan ng wika. Binibining sikaw, maaari bang tumayo at sagutin ang aking tanong? Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang pag-aralan ang wika? Magaling, sapagkat dahil ito ay ating medium o ginagamit bilang pag-uusap nang sa ganun ay tayo ay nagkakaintindihan. Binibining Rojo, maaari bang tumayo? Ano nga ba ang apat na pangunahing halagahan ng wika? Magaling! Ang apat na pangunahing halagahan ng wika ay una, instrumento ito sa pag-uusap. Ikalawa, ito ay paglinang sa malikhaing pag-iisip. Ikatatlo, ito ay pagbubuklod ng mga bansa. Ikaapat naman, ito ay paghahatid ng kaalaman. At yun ang aking mga natalakay kahapon. Maliwanag ba? Sa puntong ito ay Ginoong Palmes, maaari bang tumayo na sagutin ang aking mga tanong? Saan at paano nga ba nagmula ang wika? Magaling, ito ay pinagkaloob ng Diyos. Ano pa? Wala na bang sasagot sa aking tanong? Kung wala na sasagot sa aking tanong ay at ngayon, maipaparinig ako sa inyo ng mga tunog. Nais kong tukuyin at suriin ninyo kung ano ang kumakatawan o saan nga ba ang pinagmulan ng mga tunog. Ay magsisimula tayo kay Ginoong Jordan, tukuyin at suriin kung anong tunog na ito. Magaling! Ito ay tahol ng aso. Kaya binibining Damali, maaari bang tumayo, tukuyin kung ano ang pinagmula ng tunog na ito? Magaling! Ito ay iyak ng pusa. Sa ikatatlo naman, binibining kalbasa. Ano nga ba ang kumakatawan sa tunog na ito? Magaling! Ito ay wangwang ng ambulansya. Ito naman sa panghuling tunog, ito ay mga paborito ng ating mga kalalakihang laruin. Pumunguna siguro ito ni Ginoong Mayong, maaari bang tumayo at sagutan kung ano ang pinagmulan o kumakatawan sa tunog na ito? Magaling!
Isa itong aplikasyon na siyang nilalaro ng ating mga kalalakihan at kababaihan. Ito ay isang Mobile Legends. At ang tanong, paano niyo nalaman o naintindihan ang mga bagay sa daigdig? Magaling! Dahil ito sa kanilang mga tunog. Ngayon tayo dadako sa ating talakayan, ngunit bago iyan ay basahin muna natin ang mga layunin sa ating paksa. Ngayon ay basahin natin ang mga layunin sa ating paksa. Maari bang basahin row 1 ang layunin sa letrang A? Natatalakay ng buong talino ang mga teorya ng pinagmulan ng wika. Row 2 naman, basahin naman ang letrang B. Nakapag-uugnay ng ideya at patungkol sa mga teoryang pinagmulan ng wika. At row 3, basahin ang letrang C. Naipagpatuloy ang kawilihan patungkol sa mga teorya ng pinagmulan ng wika. At ito ang mga layunin sa ating paksa. Ngayon ay dadako tayo sa ating pangkatang gawain. Ang pangkatang gawain ay tinatawag nating gallery walk. Ang gallery walk ay isa itong uri ng pag-uulat. Hahatiin ko sa pitong pangkat ang klaseng ito. At ang bawat pangkat ay pipili ng lider at mag-uulat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng mga aklat na kung saan ito ay na kung saan ay kayo ay magsaliksik sa mga paksang aking ibibigay. Para sa pangkat una, ang kanilang paksa ay ang teoryang bawaw. Para naman sa ikalawang pangkat, ang kanilang paksa ay teoryang dingdong. Ang pangatlong pangkat ay ang kanilang paksa ay magiging teoryang pupu. Sa ikaapat naman ay ang teoryang bawaw. Sa ikaapat naman ay ang teoryang tararabung diay. Sa ikalimang pangkat ay ang teoryang yuheho. Sa ikaanim na pangkat, ang kanilang paksa ay teoryang tata. At sa panghuli naman, ang pangkat pito, ang kanilang paksa ay teoryang mama. Sa gagawing gallery walk, narito ang pamantayan sa ating pag-escore. Una ay nilalaman. Ang nilalaman kung kayo ay nakikitaan ng konkreto, eksaktong impormasyon at detalyado ang impormasyon na is naming marinig. Sa pagiging malikhain naman kung ito ay nakikitaan ng pagiging masining sa pagsasalita kung ito ba ay buo, malinaw sa paghahatid ng mensahe. Sa kooperasyon naman, kung kayo ay nakikitaan ang bawat miyembro ng pangkat ay tulong-tulong upang gawin ang kanilang presentasyon. 10 puntos ang bawat pamantayan. Nakabubuan naman ito ay ang 30 puntos. Kung kayo ay handa na, kung malino na bang aking panuto, gawin lamang ito sa 5 minuto na magsaliksik at iulat ang inyong ginawang presentasyon. Tapos na ba? Ngayon ay oras na para sa inyong pag-uulat. Palapakan natin ang bawat pangkat sapagkat sila ay tapos na sa kanilang gawain. Ang bawat pangkat ay bibigyan natin ng isang masigabong peace clap. Kayo ba ay familiar sa isang peace clap? Kung hindi pa, ay akin itong ituturo. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang peace clap. Isa, dalawa, tatlo, apat, at peace. Nauna, nakuha ba? Uulitin pa ba natin? Isa, dalawa, tatlo, apat,
isa, dalawa, at peace. Kung nakuha na ay atin itong... Ngayon ay sabay-sabay tayong magpalakpak. Isang malakas na peace clapping. Isa, dalawa, tatlo. Peace. Ngayon ay tayo dadako na sa ating talakayan. Sa talakayan, ito ay ang mga teoryang pinagmulan ng wika. Lilinawin lamang na ay naibigay na ng bawat pangkat ang mga impormasyon na nais. Impormasyon ng mga teoryang ito, ngunit nais ko lamang itong linawin sa inyo. Ngayon ay nagsisimula tayo sa teoryang bawaw. Ginoong Palmes, maaari mang basahin ang teoryang bawaw? Natutong magsalita ang tao mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan. Kung atin itong halimbawa na lamang ay ang hayop na toko. Ano nga ba ang tunog ng hayop na toko? Ginoong Lainez? Magaling! Ang tunog ng toko ay... Toko. Sa tunog pa lamang ng toko ay alam na natin kung ano ang kumakatawan nito. Ito ay hayop na kung saan ito ay madalas natin makikita sa kalikasan o sa ating bahay. Ito ay toko. Sa pangalawang teorya naman, basahin Binibining Castillo kung ano nga ba ang teoryang puku. Magaling. Ayon sa teorya ito, na hindi sinasadya ay napabubulalas sila bunga ng masisidhing damdamin. Ulitin ko, ayon sa teorya ito, na hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng masisidhing damdamin katulad ng tuwa, sakit, kalungkutan, at iba pa. Halimbawa na lamang kung iyong katabi ay ikaw ay kukurutin. Di ba ikaw ay napapaaray na hindi mo naman sinasadya dahil ito ay isa lamang natural na reaksyon. Ayan ay halimbawa ng teoryang pupo. Ngayon, tayo dadako sa ikatlong teorya na kung saan ito ay tinatawag na teoryang yoheho. Basahin Ginoong Castillo kung ano nga ba ang teoryang yoheho. Pinaniniwalaan na mga nagmungkahi ng teoryang ito na ang tao ay natutong magsalita bungad di umano ng kanyang pwersang pisikal. Kung kayo ay nagbubuhat ng mabibigat na bagay, di ba kayo ay makapagsalita na hindi naman natin alam? Kayo ay dahil yan sa pwersang pisikal, dahil pinipilit nating buhatin ang isang bagay na hindi naman natin kaya. Kaya tayo ay napabubalalas sapagkat doon tayo kumukuha ng pwersa. Maliwanag ba? May tanong ba sa teoryang yoheho? Kung wala na, tayo dadako sa teoryang kararabong diay. Ginoong Mayong, maaari mo bang basahin ang kararabong diay ng teorya? Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay nagugat sa mga tunog ng kanilang nilikha sa mga ritual. Kung diay, tayong mga sinaunang Pilipino o sinaunang tao ay nagsasagawa ng mga ritual dahil ito sa mga pansariling layunin. Tulad ng mga babaylan. Ang mga babaylan ay meron silang sinasalita kung sa Ingles ay tinatawag itong chanting. Ang bawat chanting ay may mga kahulugan. Sa paglipas ng panahon, binibigyan ito ng mga kahulugan na siguro ay nagagamit natin sa panahon na ngayon. Naunawaan ba ang kararabong diay? Kung wala na, tayo ay dadako sa teoryang dingdong. Ginoong Italia, maaari mang basahin ang teoryang dingdong? Ayon sa teoryang ito, lahat ng bagay sa mundo ay may sariling tunog na kumakatawan sa bawat isa. Ito. Ang teoryang dingdong at ang teoryang bawaw ay magkalapit na teorya sapagkat ang bawat tunog ay siyang kumakatawan sa bawat isa. Katulad na lamang ng aso. Ano nga ba ang tunog ng aso? Di ba aw-aw? Nakikilala natin kung ano ang tunog nito dahil tunog nito o ang kumakatawan nito dahil sa kanilang tunog. Sa ika-anim na teorya, basahin Ginoong Jordan. Ano nga ba ang teoryang kata?
Ayon sa teoryang ito, ang kumpas ng kamay ay ginagaya ng dila. Kapag tayo ay kukumpas ng kamay, ito ay may kahulugan sapagkat ang kahulugan nito ay pamamaalam at pagbati. Sa panghuling teorya, teoryang mama, maaari mang basahin, binibining baliente kung ano nga ba ang kahulugan ng teoryang ito? Magaling! Natutong magsalita ang tao dahil sa pinakamadaling pantig. Kung ang isang sanggol ay sumisibol pa lamang, ang kanilang karaniwang sinasalita ay ang mama, sapagkat ito ay pinakamadaling pantig. At ito ay ang pito sa mga halimbawa ng teoryang ukol sa pinagmulan ng wika. May tanong? Nauunawaan ba ang mga teorya? Kung wala ng tanong at nauunawaan na ang mga teorya, ngayon ako naman ay magtatanong sa inyo. Binibining Almendilla, bakit nga ba kahalaga na pag-aralan ang teoryang ang mga teorya ukol sa pinagmulan ng wika? Magaling, sapagkat wala pang nagpapatunay kung ano nga ba o saan nga ba ang pinagmulan ng wika. Binibining Arisgado, maaari bang tumayo? Paano napapahalagahan ang mga teoryang ito na kung saan ito ay mga ukol sa pinagmulan ng wika? Tumpa, sapagkat napapahalagahan ang mga teoryang ito dahil ito ay nagsisilbing napapahalagahan ang teoryang ito dahil naniniwala tayo na isa sa mga ito ay ang mga pinagmulan ng wika. Ginoong Tabano, maaari bang tumayo? Bilang isang mag-aaral ng Pilipino, ikaw ba ay naniniwala ng teoryang Tararabundi ay isa sa mga pinagmulan ng wika? Magaling, sapagkat ang ating mga kanununuan o ating mga ninuno ay sinasagawa ang mga ritual na kung saan para ito sa kanilang pansariling layunin. Binibining Onggona, maaari bang tumayo? Sa panahon natin ngayon, anong teorya ang ating pinaniniwalaan na kung saan ito ay ukol sa pinagmulan ng ating wika? Magaling! Sapagkat tayo, mga Pilipino o taong naninirahan dito sa mundo ay naniniwala o pagiging isang mga relihiyoso na kung saan ay tayo naniniwala na ang wika ay pinagkaloob ng Diyos na kung saan ay ginagamit natin ito upang tayo makipag-usap, magkaintindihan. Ngayon ba ay nalinawan na kayo sa mga teoryang ukol sa pinagmulan ng wika? Nauunawaan bang lahat? May tanong pa ba kayo? Kung wala na kayong tanong ay meron pa ba kayong tanong? Meron pa ba kayong gustong linawin sa ating paksa ngayon? Kung wala na, ay tayo dadako sa ating pagsusulit. Ang panunto ay magiging. Para sa ating pagsusulit, pag-ugnayin ang bawat teorya at ang kaugnayan ng bawat konsepto. Isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Kumuha ng isang kalahating papel at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang ating pagsusulit. Kung handa na ay magsimula na kayo. Kung kayo ay tapos na, ipasa sa harap ng walang ingay. Magaling. Para naman sa inyong takdang aralin, magsaliksik sa aklat o internet patungkol sa tungkulin ng wika at katangian nito. Isulat ito sa isa't kalahating papel. Nauunawaan ba ang ating takdang aralin? Uulitin ko, magsaliksik sa aklat o internet patungkol sa tungkulin ng wika at katangian nito. Isulat ito sa isa't kalahating papel. Maliwanag ba? Nauunawaan ba ang
Naunawaan na ba? Ngayon ay tapos na ang ating talakayan. Ngayon ay tapos na tayo sa ating talakayan. Naway ang bawat isa sa inyo ay nadadala na naman ang kaalaman. Muli, magandang araw sa inyong lahat. At magkikita-kita tayo bukas.